dulu guys. Alam nyo guys, may isi-share lang ako sa inyo na experience ko sa dalawang araw, buwat kahapon hanggang ngayon. Kasi nakakalungkot, nalulungkot akong naluluha dun sa mga nangyayari sa akin. Sa edad ko kasing 52 anyos ay mayroon pa pong nag-attempt na mang-rape sa akin. Diyos ko, Panginoon, patawad. Ang aking kasamahan ko sa bahay, guys, ay siguro lasing siya. Nung umaga, napagising ko na pupunta sana ako sa banyo upang maligo, na daanan ko siya sa sala, na hubot-hubad. Kasama namin po sa bahay. Ngayon, nagulat ako, siyempre. Hindi naman siya abnormal, hindi naman siya siraulo para gawin niya. Dahil may asawa naman po siya. Ang ginawa ko, sa sobrang na-shock ako sa nakita ko, guys. Pinatay ko ang ilaw kasi nakabukas ang ilaw sa sala. Pinatay ko. Siguro naramdaman niyang may pumatay ng ilaw. Ako'y pumasok na sa banyo para maligo. Siguro mga 2 minutes, may kumatok sa banyo. Sabi ko, sandali. At maliligo na sana ako. Ay, hindi pa ako nakaligo. So, pinuksan ko ang banyo. At hindi ko kalain, nandyan siya sa labas ng pinto. Sabay niya ako, yung niyakap. Nagulat ako. Sabi yun, ano ba yun? Yakap ng ano? Bilang nanay? Or panghahalay? O pang kung ano mang klaseng pangyakap? Aba, nung nasiniko ko siya, yung humingpit ang pagkayakap ko sa akin nung siniko ko siya. Na madaling salita, niyakap ko na po ng niyakap. Talagang nakatip siya ng ano. Nakatip siya guys na namang hipo talaga. So, na-insulto ako dahil sa edad ko na to, bilang nanay niya na ako eh. Parang nanay niya na ako. Ay, nandiri ako sa ginawa niya sa akin. Sabi ko, paano na lang kaya kung gagawin sa asawa niya o sa nanay niya ang ginawa niya sa akin? Palagay ko makapatay siya ng tao. Sa sobrang galit ko, guys, sinumbong ko po siya sa barangay. Pero, nung time na napunungunta ako sa barangay, walang tao. So, dumiretso ako sa women's desk sa Malacañang para doon ako manghingi ng tulong kung anong gagawin ko para magbigyan ng pizza. So ito na guys, ang nangyari. Pinakulong ko siya na. Nandito siya sa kulungan na yan. Yan. Nandito po siya. Kanina, nagsampan na ako ng kaso sa piskalya. Kasama siya. Ito namang mga kasamahan ko sa bahay, na kasamahan niya sa trabaho, ay nagmamakaawa sa akin. Naiurong ko raw ang demanda, maawa daw ako sa kanyang anak. Sabi ko, ikaw ba naawa sa akin? Marami na akong problema, matanda na ako, at may anak pa akong dinadialisis. Araw-araw, naghihingi ako ng tulong sa gobyerno para lang masuportahan or madugtungan ang kanyang buhay sa pamamagitan ng gamot. Madaling araw pa lang umaalis ako ng bahay para makipila dun kung saan man pwede humingi ng tulong. Tapos, basta mo lang sabihin na maawa ako sa anak mo. Oo, nandiyan ako, naawa ako sa anak mo. Nung ginawa mo ba ang kahalayan na yan sa akin? Sabi ko, naawa ka ba? Inisip mo ba kung anong kahihinatnan? So,
yun, nandun siya nakapiit ngayon sa kulungan na yung pinakita ko sa inyo. Ang gagawin ko lang sana naman sa kanya, bibigyan ko lang naman siya ng leksyon. Bibigyan ko lang siya ng leksyon para kahit pa paano, hindi niya nagawin sa iba. Kasi pangalawa na to eh. Dalawa na kami kasama niya sa bahay ang ginawaan niya ng ganyan. Kaya guys, nakakalungkot dahil ako'y pinagtripan pa na katanda-tanda ko na. Wala na akong katas eh. At may asawa siya na na maganda. Sexy at fresh ko pa. Bakit ako pa guys ang kanyang pinahin? Hindi, wala naman akong motibong pinakita sa kanya. Wala naman akong bad na pinakita sa kanila. Hindi ko akalain na mapag-tripan pa niya ako ng gano'n. So, yan guys, nakakalungkot na nakakaawa, na nakakainis ang aking experience sa aking kasama sa bahay. And dito ako ngayon, galing kaming Piskalya, nagpa-drop na lang ako sa mga pulis. Kasi police patrol ang aking sinakyan galing ng City Hall. Nagpa-drop na lang ako dito kasi may nadaanan kaming congressman na malapit dito na baka ako pwede akong magpasa ng medical assistance. So dito na lang ako nagpa-drop. Ay kasama ang palad naman po. Wala namang tanggapan niya ng medical assistant kundi bukas. Ay ngayon, pupunta na lang po ako ng National Kidney para kumuha ng gamot doon. So, siguro guys, mahaba na tong kwento ko sa inyo. Mahaba pa natin experience na na-share ko sa inyo. Pinagpapawisan na ako ng malaki. So, tatapusin ko na guys kasi tatawid na po ako ng kalsada, baka mahablot yung cellphone ko or di kaya mabangga ako sa kaka-vlog ko. So guys, hanggang dito na lang, sana ay nakapag-share ako ng aking experience sa loob ng 2 araw na hindi ako nakapag-vlog. Salamat ng marami at hanggang dito na lamang po.